Yun, no? What's up, guys? Welcome back to my channel. Kalimay online po. At dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, i-click nyo na yung subscribe. Ay, andito pala sa kapila. Ano ba yan? Yan, subscribe and hit the notification bell para updated kayo pag mayroon tayong bagong content. At mag-join po kayo sa ating membership. Ayan, i-click nyo lang yung join button katabi ng subscribe button at sundan nyo lang yung mga instruction doon. No, at pag na-complete nyo, kayo po ay magiging member at magkakaroon ng mga ano yan eh, magkakaroon kayo ng badges. Ayan, loyalty badges na tinatawag. At sa ganun, malalaman natin yung ating mga talagang at sumusuporta, no, sa ating channel. Ayan, so pakita ko lang konti yung background natin. Ayan, napakahangin ngayon dito, guys. No, wala kang ibang maririnig kundi pagdaspas ng mga dahon, puno ng dahon at yung mga huni ng mga ibon, di ba? Katulad ng nakaraan. So gusto kong makita nyo eh, para di ba, kahit video lang ito eh, nakaka-relax, di po ba? So guys, no, ang ating pong magiging content ngayon, ito old coins ulit. Ayan, hindi lang masyadong nakikita, no, pero mamaya ipakikita natin yan ng close up. Ayan, so guys, no, old coins, pero sa nakikita nyo naman, napakaganda ng kondisyon na halos uncirculated. Ito po yung GS, no, GS, tama ba yung pronunciation ko? GS sentimos na Francisco Baltasar, no. Ayan, so guys, hindi lang ito basta common na 10 centimos, kasi ito po ay yung tinatawag din na Franklin Mint na 10 centimos special uncirculated, di ba? Ito kasi mga 10 centimos na to, katulad din ng 5 centimos, mayroon pong BSP na tinatawag, di ba? May tatlong variation kasi ang mga ito, no, yung 5 centimos at itong 10 centimos ito, may BSP yan at mayroon po tinatawag na proof coin at special uncirculated. Ito pong ating hawak ay special uncirculated na 10 cents. Ayan guys, oh, kita nyo, ang ganda, di ba? Makintab siya. Ayan mga special uncirculated. So, samahan nyo ako guys, no? Huwag nyo sayangin yung impormasyon na makukuha nyo rito, lalong-lalo na yung mga paguhan lang sa ating channel. Yung mga datihan dyan, alam ko, nandyan lang sila laging nanonood sa atin. Ako suporta, kaya ako po ay lubusan at papasalamat sa inyo. Ganoon na rin po sa mga datihan nating mga members. So, reviewin na natin ang coin nito at ang maibigay natin ang kanyang value. Okay guys, ito na po yung ating coin, Francisco Baltasar, year 1980. Alam niyo po, itong 10 centimos ay meron din pong tatlong variation. Katulad din ito ng 5 centimos eh, yung ating pinicho nakaraan, di ba? Meron siyang tatlong variation, BSP, proof coin, at special uncirculated. Ito, no? Sa version nito guys, alam niyo, medyo may alinlangan ako dito kasi itong kanyang appearance ay katulad po ng isang proof coin. Ayan, kung mapapansin niyo guys, lalo na sa reverse niya, kasi ang mga proof coin guys, glossy ang kintab nun eh, pero pagdating sa mga lettering niya, yung mga script niya ay halos parang kulay puti siya, so aangat yung mga lettering, katulad nito sa nakikita nyo. Ayan, kasi yung FM, no, yung mga proof coin, may initial po ng FM yan, Franklin Mint. Ganon din yung special uncirculated. Kaya hindi naman ito nagkakalayo ng dami yung pagka-mintage na itong mga proof coin at special uncirculated. Ayan siya, oh. At sino na ba nakakita sa inyo guys ng yung 5 piso na ang bagong lipunan proof coin or special uncirculated? Gantong ganto po yung itsura niya, guys. Yung 5 piso na bagong lipunan, FM type, ganito,
ang itsura niya. Meron ako nakita nun sa online na binibenta sa halagang 10,000, no? At meron na mga bumili kasi nakita ko dun sa review, di ba? Pag may mga product na binibili online, may review yon at may mga bumili na. So ito, para sa akin, itong 10 cents na ito ay proof coin kasi meron akong 25 centimos na special uncirculated. Hindi ganito ang appearance, no? Lahat lang siya, maganda siya, pero hindi namumuti yung kanyang mga script, no? Tapos ngayon, tingnan natin dito sa mista, yan, no? 10 centimos. At yung example dito, ito po yung BSP type, eh. Napaka-common lang na itsura niya, eh. Ang layo, sobrang layo doon sa ating hawak na FM, no? Special uncirculated or proof coin na nga siguro yan. Ayan yung obverse niya at reverse, nandito lang yan. At kung gusto niyo pag-aralan yung ating mga features ng mga coins, tingnan nyo lang dito sa m.mista.com, lalong lalo na po doon sa mga baguhan pa lang. Ayan, so tingnan natin yung year, diretso na tayo sa year 1980 BSP. Ayan, so 36% yung pinaka-common, no? Kaya paki-check nyo guys yung inyong mga 10 centimos para malaman ninyo kung ano sa tatlong ito yung inyong hawak, kasi dapat aware kayo dyan. Baka mamaya iniisip nyo na common lang, di ba? Baka mabaliwala ninyo. Eh, sayang naman, lalo't maganda pa ang kondisyon para ma-separate na ninyo kung ano yung mga coin na yan. Dapat kilala nyo na, no? So, BSP. Ayan yung pinaka-common. Meron po yung BSP sa ilalim ng pangalan ni Francisco Baltasar. No, BSP. Tatlong letra yon, BSP. Bangko Sentral ng Pilipinas. At may mga values sa dito, guys. Oh, from very good to uncirculated. No? Uncirculated, 17.33. Oh, kita nyo naman, kahit common yan, basta uncirculated, meron siyang value. Diba? Maganda na value niyan. At sabi na natin, 20 pesos. Diba? Yun naman yung sunod, 1980 FM. Ayan yung Franklin Mint na proof. Lagi ko din sinasabi, yung mga proof coin kasi guys, ginagawa yan at mayroong mga blister pack yan, naka-blister pack yan at may certificate yan. No? Hindi ko lang din sure kung mayroong lumabas dito sa mga 10 centimos na ito na hindi naka-blister pa, kasi yung ating ang hawak at nag-aalinlangan ako, yung appearance niya ay pang proof coin. Diba? So, kung hindi proof coin yan, kung hindi uncirculated, special uncirculated dyan, maaaring ang proof coin yan. At ito, tingnan nyo, 0.1%, napakababa ng frequency niyan. Guys, 0.1% proof coin at merong FM, at titignan nyo yon, FM. Doon sa katabi ng star. Pag ni-reverse nyo yun, may star yun sa bandang baba na napapagitnaan yung date. At yung isang star sa bandang kanan ay may FM siya, no, na initial. Okay, ayan, ano, 0.7%. Yan, ikuri ko lang, no, nakakamali ako. So, sunod tayo yung last na variation. 1980, Franklin Mint din. At ang example ay 10K. 1.2%. So, hindi kasing baba nitong proof coin, eh, kasi 1.2%, eh. Ito nga special uncirculated, ganun pa man guys, mababa pa rin to. At hindi pa rin kayo basta-basta makakakuha na sa panahon ngayon ng gantong mga coins, no? Kaya dyan nagkakataloy, dyan pumapasok yung magandang value na itong mga old coin na ito, no? Kung pag-uusapan natin ng value nito, iba, eh, malaki na po ang value nito at di na po nasa libo na rin siguro, no? Hindi lang ako makapagbigay ng eksaktong collector's price nito at hindi pa po tayo nakapag-research, at magtatanong-tanong tayo at magre-research tayo para makuha natin yung talagang value nitong mga proof coin at special uncirculated na ito, guys. Ayan, ano. At yun, i-check nyo guys ang inyong mga 10 centimos, no? Mga old coins ninyo. Alam nyo na kung ano itsura ng mga proof coin at special uncirculated. Basta kakaiba siya sa yung BSP na common. So hanggang dito lang ating content, guys, no? Huwag kalimutang mag-subscribe, ha? At i-click ang bell for more. And God bless you all po, guys. Until next time, out na po muna tayo.